may call out ako. Natutulog na ako doon sa bahay. 9:45. Normally, kasi maaga pasok ko lagi the next day. Ngayon, may call out ako ngayon. So, sabi sa akin ng kliyente, wala doon silang ilaw doon sa lobby. So, wala man akong magawa. Sabi ko, baka pwedeng bukas na yan. Pero nung pinakita sa akin, may nagli-leak sa hydrant. Kinakailangan pumunta ako. So, no choice. Biyahe. Kinakailangan makarating. Sabi ko, 45 minutes, I'll be there. After hours, call out. Let's go. Nakarating na tayo. So, 25 minutes drive lang. Normally, 45 minutes. Eh, gabi na nga. Sa motorway ako dumaan. Kaya medyo mabilis. Level 2 daw yung leak. Tignan muna natin. Nakakadinig ako ng daloy ng mga tubig. Alright. Punta natin level 2. Nagdala na ako ng torch. Ayan. So, tignan natin kung ano ang problema. Madilim nga. Oh, pati emergency light, patay. Lahat patay. Mukhang nag-trip. Natin. Bakit may ilaw. Yun. Nag-leak. Ayun. So, tumatalo yung tubig ng bandos sa baba. Tingnan natin. Ano kaya itong leak na to? So, siya sa joint. Sa joint siya nag-leak. So, rubber seal. So, papalitan natin yung rubber seal. So, magagawa natin dito ngayon is i-train muna natin yung system kasi hindi natin kaya gawin yan. Okay? So, iba gagawa niya, hindi tayo. Yung ganoon ang gagawin natin, papaulit tayo sa baba. Mukhang may nag-trip the circuit breaker. Tingnan natin siya nakarating yung tubig. Ayan, tumalong na rin tubig, tumutulong doon. Ayan, medyo ito yung tubig. Dabi doon. Doon, diretso ito sa baba. Okay, wala namang gano'n natin. Let's see. Tingnan natin kung ano nangyari. Ito tayo sa ground floor, pasok tayo ito sa loob. Okay, patay lang ito, pati ilaw. Lahat ng ilaw na matay. Tingnan natin kung ano nangyari. Alright. Alright. Tingnan natin dito. Switch room. Ito, switch room. Tingnan natin. Okay. Meron akong susi. Ito. Tingnan natin kung ano ang problema dito. Mayroon buksan dito siya na ito. Tingnan natin. Alright. Tingnan natin kung ano ang problema. Alright. Kunin natin ilaw. Ayun. Ayun, nakamatay ang lobby lights. Patay ang lobby lights. Nag-trip ang lobby lights. Okay, subukan natin i-on yung lobby lights. Tingnan natin. Pang nag-trip. Ayun, may grounded. Nag-trip. Bumabalik ang trip. May electrical problem. Okay, so may basang nangyari. May nabasa. May nabasa. Tingnan natin kung hindi nabasa niya. Tubig. So, balik tayo dito. Nabasa. Okay.
tubig. The door open. So, ang gagawin natin is may nabasa na tubig. Okay. At wala tayong magagawa. Kung hindi, mag-research. Papatayin ko yung hydrant pump sa baba. Pumunta tayo dito sa hydrant pump room. Ang gagawin natin dito ay i-clunk isolate natin. Yan, i-isolate natin itong hydrant pump para hindi tumakbo. Papatayin natin yung jacking pump. Yan, naka-on siya ngayon. Papatayin natin. Yan, off na siya. Tapos i-dredrain natin yung system. Na kailangan ma-drain natin para walang tubig. And then saka tayo, a-attend natin yung problem later on. Maybe tomorrow or okay, the next day. And then, may bypass nga pala to. Shutdown natin to kasi yung tubig nga pala dadaloy pa rin magkali sa tumbling. Kailangan ang gawin natin i-shutdown natin yung tumbling. Okay? Let's do it. Oh, nandito ako ngayon sa main valve dito sa labas, sa kalye. Na kailangan i-shutdown ko rin to para walang tubig na pumasok kasi naka-bypass siya. Pag pinatay ko lang yung pump, sinutdown ko lang doon, drain ko, hindi ko ma-dredrate kasi may water pala na nanggagaling dito sa town's main, dito sa kalye. So, siya shutdown ko yun sa kalye. Balik tayo sa hydrant pump room. Ngayon, may dredrain na natin siya. Nagpinatay na natin doon sa taas. So, isindiro na natin siya. Yun, mababa na talaga. So, masisiro na natin siya, di katulad kanina, kahit ano gawin ko, 400 pa rin siya, 400. Ayan, masisiro na tayo. Zero na! Yes! So, titingnan natin ngayon yung leak doon sa taas. Definitely, mawawala na yan. Pero, ipipicture ko yun kasi papupuntahin ko rito yung aking tubero na sinik para palitan yung rubber seal nun. Let's go up! O, yan. Nasolve na natin. Wala na leak. So, ipagsasabukas na lang natin ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin ko kung ano naapektuhan ng tubig na ito. And then, uwi na. Matutulog na ako. Alright, maraming salamat muli. Ito si Alper Ronquillo, ako sa Sydney. See you next time. Salamat sa pagsama ngayong gabi.